Hello guys, mga ka-Bloom, and welcome back po muli sa ating YouTube channel. And muli po, ang aking walang hanggang pasasalamat sa mga nakasubscribe po sa akin at yung mga patuloy na nagsusubscribe po sa akin o yung mga dumadagdag po. Kayo po ang dahilan kung bakit patuloy po akong nag-upload ng mga YouTube vlogs ko. Maraming salamat po muli sa inyong lahat. So guys, our topic for today is about aircon. Things to consider guys when buying aircon. Lalo-lalo na po kung ang mas preferred mong bilhin sa aircon ay hindi inverter. So gusto mong bumili lang ng basic because of sobrang mahal ang presyo ng window type aircon na inverter. Pero ang gusto mo pa rin mabili guys is yung energy efficiency na tinatawag o matipid pa rin sa kuryente kahit hindi siya inverter technology. Syempre guys, kung bibili po tayo ng aircon na kahit hindi inverter pero matipid po siya sa kuryente, ang hanapin nyo po na aircon na bibili nyo ay yung mataas po yung EER o yung tinatawag na energy efficiency ratio. Ito po guys yung mga sample na nakadikit mismo sa display na aircon ng mga nagtitinda ng mga appliances. The higher EER, the lower power consumption po sa kuryente. So ito po guys, paano ba natin po yun malalaman pag bumibili na po tayo doon sa appliances or bibili na po tayo ng aircon? Dapat ang una nyong tinatanong doon sa salesman pag bumibili na po kayo ng aircon kung anong refrigerant ang gamit nung aircon na ino-offer niya. So far, ilang refrigerant po ba ang ginagamit sa compressor ng aircon? Ito po ay ang refrigerant na R22, R32, at saka R410A. So, ang una guys is yung R22 na refrigerant. Like for example, sa Panasonic na XC series po nila, pero pa-phase out na po siya. Ang gamit po dito na refrigerant is yung R22. Ito po yung example po natin. 1 horsepower na Panasonic na XC series po nila. So ang kilojoules po nito is 9,500. So ang pinaka-wattage po nito is 900 watts. Pero ang EER lang po nito is 10.6. So, take note po, 10.6 lang po. And guys, isunod po natin i-discuss yung refrigerant na R32. Ano po ba yung benefits niya with regards sa aircon? So guys, ang R32 na refrigerant, ito na po yung mga kadalasang ginagamit or ito na po yung mga ginagamit ng mga bagong labas na aircon. So, speaking of, example po natin, Panasonic pa rin na 1 horsepower na N-series. So, ito po yung latest model po nila na ano na aircon which is yung 2020 series po nila. So, ang kilojoules po nito is 9,500 din, pero ang watts po nito is 839 watts lang. So, take note, 839 watts lang. So, kanina yung R22, ang watts po niya is 900 watts. Take note po ito. So, mapunta naman po tayo sa EER ng 1 horsepower na N-series bagong labas ng Panasonic na ang gamit ay R32 na refrigerant. Ang EER ng N-series ng Panasonic is 11.3 EER. So, take note po, 11.3 EER. So, sabi ko nga kanina, the higher EER, the lower power consumption. So, yun guys, di ba? Mas mababa yung wattage ng R32 versus sa R22. Then guys, mapunta naman tayo sa pinakalas na refrigerant na ginagamit ng aircon. Which is guys, yung R410A. Pero guys, ang gumagamit lang po so far ng R410A na refrigerant is yung mga inverter technology ni Panasonic.
And hindi lang si Panasonic, yung iba pang brand. So since nabanggit nga po natin, isama na rin po natin sa discussion. So for example, 1 horsepower din, ang gamit ay R410A na refrigerant. Estimated na kilojoules po niyan is 9,250 pagka R410A ang gamit. Ang watts po niyan, guys, is 935 watts. Pero guys, kahit mataas po yung wattage po nito, which is 935, considered na matipid talaga sa kuryente. Kung gusto niyo malaman, guys, na matipid talaga sa kuryente yung inverter technology na aircon, meron tayong YouTube vlog dyan. Ang content po, guys, is yung comparison ng non-inverter at saka inverter. So guys, kung meron kayong time, check nyo po yun. So yun na, guys, i-recap po natin. Kung bibili po kayo ng aircon na hindi inverter, ang i-consider nyo po, guys, is yung higher EER, tapos anong gamit na refrigerant. So ulitin ko po, guys, dapat po ang bibili nyo or tanungin nyo bago nyo bilhin, ang dapat na bilhin yung aircon ay yung gumagamit ng refrigerant na R32. Okay po, guys? R32, guys. And then, guys, additional, as for the industry, yung R32 na lang po yung ipapalit ng lahat ng refrigerant. So, ibig kong sabihin, yung R32 na lang po yung gagamitin na refrigerant with regard sa aircon. Because guys, yung R32 na refrigerant has a 3 times lower GWP or yung global warming formula na 675 lang. Because of ito po ay pure fluid. Dahil guys, yung R410A na refrigerant has a higher GWP or yung global warming formula of 2,088. Yun, guys, ulitin ko, 2,088, napakataas po. Hindi po siya environmental friendly. Because of, guys, yung R410A na refrigerant, hindi po yan pure fluid. Ito po ay may mix na R125 with, guys, 50-50 ratio. So yun, 50% na R125. So, sabi nga nila, ang R125 is a colorless gas. So may halong gas. So yun, guys, ang R125 is a colorless gas under ordinary temperature and a colorless and transparent liquid under the pressure of itself. So yun, guys, ulitin ko, with regard sa aircon na hindi inverter, ang tatandaan nyo po, dapat higher EER, and then ang gamit na refrigerant ng aircon na bibili nyo ay yung R32 na refrigerant. So hanggang dun lang, guys, ang ating vlog. I hope so na nakatulong po ako sa inyo sa pagbili po in the future ng inyong aircon. So hanggang dito na lang po, guys. Maraming salamat. Bye!